umaga akong magluluto para isang kain na lang. And ipasok na sila ni Johan. Kahapon ay holiday na dito. Kumusta ang inyong Holy Monday? Magtutorta ako ng talong. Actually guys, gusto kong bumili ng isda maaga pa lang kaso lang nakakatapad bumiyay. Ayun po. Meron man dito banda sa amin pero ang pangit man ang isda niya. Doon lang yung magiging option ko sa pinupuntahan namin lagi. And kagabi guys, matawa kayo guys, may kukunto ako sa inyo. Kagabi, nagbanding kami, di ba nanonood kami ng movie dito. Hanggang gabi na kami dito talaga, late na kami umakyat sa taas na tatlo. Tawanan kami kasi nanonood kami ng comedy. Ngayon, lipak. Siguro pagdating ng mga pasado alas 9, tapos dito guys sa amin, dito lang ang harap lang namin, may party sila. Grabe guys, ang ingat. Alam nyo ba, maya-maya, nag-away-away na sila guys. Kaya yung mga kapitbahay, naglabas. Nakita niyo yan sa harapan lang namin, parang kwarto-kwarto kasi yan, siguro baka na-disturbo na yung iba kasi medyo gabi na rin at maingay talaga sila, ay parang mga bata. Talagang grabe, hindi lang yung tugtog ha, talagang sigawan pa sila. So baka nagalit na yung ibang kwarto at yun pala nagluluto na ako ng dalo. Anyway guys, ayun na nga, gabi pasado na alas 9. Alam hindi, paktos ko naisipan, sabi niya gusto niyo bang kumain ng ng KFC. Sabi ko, anong oras na, sino magde-deliver sa atin? Sabi niya, mag-order tayo sa Foodmandu. Foodmandu, yung sila rin yung magde-deliver. So, chinek ni Dipa. Chinek niya yung KFC. Chinek niya, wala. Wala delivery. Bukas pa daw, means today. Tapos sabi namin, yung Pizza World na lang dito sa amin. Ang tawa ko, guys. Sabi niya, baka sarado na, tumawag siya. Sabi naman, open pa kami sir, pero wala na kami delivery. Sabi ni Dipa, iba na lang. Ito sa Foodmandu, may Pizza Hut. Wala, wala na naman, guys. Tapos order na lang kami dito sa Burger House, lapit sa amin. Gusto niya talaga mag-order kagabi. Tumawag siya. Tinanong siya, ano orderin mo? Sabi niya, biryani. O, biryani. Wala, sir. Sabi niya ganun. Bukas pa kami magbukas. Tawa ko. Sabi ko naman, sino pa naman ang magde-deliver sa atin ni Huli? Sabi niya, sige, last na lang. Ito si Kuya, yung malapit sa amin. Nung una hindi sinasagot ni Kuya, ay sabi namin, baka baka sarado na si Kuya. Pero hindi, bukas pa yan. Bukas pa naman kasi gabi na yan si Kuya nagsasara. Mga 11, ganun. Or mga pasado, alas 10. Ngayon, hindi sinasagot ni Kuya, ay sarado. Maya-maya tumawag si Kuya, balik sa amin. Nung tumawag na balik si Kuya, sabi ni Dipa, open ba kayo? Sabi ni Kuya, hindi. Kasi nga huli, di ba? Ngayon, nasabi ko, ano ba yan? Kung saan pag gusto mo kami itreat na lahat ng gusto namin kainin ni Johan? Hindi pa nila sinasagot lahat at kung hindi man sinasagot, hindi available, malas talaga namin ni Johan. Sabi ko, ang aga nga natin lumabas kanina, hindi talaga namin naisip na bili kami ng mga ganito, bili kami ng ganyan. Kasi nga, wala man sa plano yung pagtambay namin dito sa baba. So ayun guys, magtuturta ako at magluluto ako ng maaga. Dahil para makakain na lang kami ni Dipa. And bumili ako ng mushroom kasi nga, fresh yung mushroom ni Bibi. And ayun guys, nababalak ako ngayong araw nito magpagupit kay Auntie. At saka gusto ko sana ayain si Mandira bago samahan niya ako. Kasi nga, mahaba na talagang bukat. Sobrang na siya. Ang daming split ends na ba? Yung parang, yung dry na siya sa baba guys. So yun na sana ang ipaputol ko. Hindi ko alam kung available si Mandira eh. Ayan yung aking tortang talong. And nagluluto na ako ng aking mushroom. Kaya pagpasensyahan nyo, magulo ang kusina. Ayan, no, ang gulo-gulo dahil nagpapanik na ako dito. And ito na yung ating mushroom, guys. Nahugasan ko na siya. Ayun, guys. Tumawag ako kay Mandira at nag-message. Hindi niya sinasagot. Siguro, busy siya or ano, hindi ko alam. Or baka may pasok yung batang yun. So, ngayon, ang ginawa ko, guys, nag-PM na lang ako kay Auntie, no? Yung asawa ni Uncle Chef. Kasi ako baka hindi busy si Auntie. And birthday to din ni Uncle Chef. Wala naman silang plano sa birthday ni Uncle dahil may trabaho nga si Uncle kahapon holiday niya. Dahil nga sa Holi. So, wala daw sila plano today sa birthday niya dahil nga may trabaho siya. So, sabi naman ni Auntie, bukas daw samahan niya ako and what time daw kami aalis bukas. So, sabi ko, depende Auntie kung ano yung free time bukas, sabi ko. And sabi ko pa sa kanya, nang babribe ako ba guys? Sabi ko, lagyan ko lang petrol yung yung motorbike mo kasi syempre medyo malayo yun sa parlor ni Auntie. And syempre may kasal tayong atinan guys. So, magpaano lang tayo, kahit paano, magpa-retouch ita. So, ayun, sabi niya sa akin, kung pwede bukas, kasi nga,
today, baka may home service siya kasi nag-home service yun si auntie, guys. Nag-aano siya ng waxing. Alam niyo yun, yung waxing. Tapos, nag-aano yun si auntie yung sa skin ba. Hindi siya sa makeup, sa mga balat-balat siya. Sa mga pa-beauty siya. So, home service naman yung sa kanya, guys. Tignan nga natin ito. Konti. Nagluto na rin ako ng dal. Ano natin, palabasin natin yung tubig. Lagyan ko kanina siya ng konting tubig kasi nga medyo dry talaga siya. Diba? Pinapatulok ko lang yung oil. Gusto kong bumili ng niyo. Baka bibili na naman ako ulit. Parang okay ba yung sa Sikmura ko pag nainom ako ng niyo? Kasi masarap yung niyo niya eh. Tingnan natin, naka-after nito, bibili muna ako ng niyo, dalawa. Pabuksan ko na lang, tapos ilagay ko yung juice tsaka yung niyo sa jar. Bibili ako dalawang piras. Bili tayo. Kain na naman tayo ng niyog. Nakabibili din ako ng gatas tsaka cheese kasi gagawa ulit ako ng tinapay. Guys, galing ako sa gatas. So, ito guys, oh. Yung buko na nabili ko. Hindi ko na kayo isinama, ha? Alam niyo na kung saan ako bumibili. So, yung juice, pinaseparate ko dito. Alam niyo, after ko bumili doon ng buko, pumunta ako doon sa binibilahan ko ng gatas. Ngayon guys, ang nangyari, sa binibilhan ko na naman ng gatas, yung nagbabantay, si Ama. Matanda na guys. At bumili ako sa kanya, 1 liter na fresh na milk. So, habang kami ay nag-aantay, guys, habang inaano ko siya, inaantay ko, makikita mo kasi no, na ini-scoop niya yung gatas, hindi pa niya pinupuno yung cup, kasi alam ko, lagi ako nabili dyan. Yung cup ba, puno talaga sila pag maglagay. 1 liter kasi bibilhin ko. Tapos yung 1 liter is 120. Except kung yogurt. Ang yogurt is nasa 170. So ngayon guys, di mabagal na siya. Ano tinatawag na siya ng isa? Ang bagal niya maglagay ng plastic kasi puro sira. So ang ginawa ko guys, pinutahan ko na siya para mabilis ako na lang ang tutulong sa kanya. Kasi nga iniisa-isa niya yung plastic. Ngayon, di okay na. Ngayon guys, magbabayad na ako. Binigay ko na sa kanya yung 120. Nung tinanggap niya, sabi niya, hindi ito 120, sabi niya sa akin. Tapos ang konti pa ng gatas ko, kaya hinayaan ko ba? Sabi ko, hindi Ama. Sabi ko, 120 yan, 1 liter. Tapos may sinasabi siya na hindi 120 ito, sabi niya sa akin. Ngayon, binigay ko na yung pera. Hawak niya na yung pera. Anong binigay ko na? Sabi ko, Ama, bigay mo na lang sa akin yung pera. Aalis ako. Ayaw niya bitawan yung pera ko. Sabi ko, 120. Sabi ko, sige na lang, cancel ko na lang, Ama. Kasi parang nairita din ba ako, guys? Kaya umalis na ako. Kasi ang tagal naming nag-antay talaga. Tapos sabi ko, ano ba yan? Baka kasi nakalimutan niya. Baka kasi akala niya, yogurt yung binili ko. Eh, hindi man yogurt yun. Nakakainis din yung nagbibinta na bakit nila hinahayaan na magbantay ang ganyang edad ba. Kaya, ayun, baka nakalimutan niya. Kaya hindi ko na lang binili kasi nagmamadali ako. Tapos gutom na ako. Kaya ayun, so kakain na kami guys. Nalagyan ko lang to ng ice para si Deepak makatikim din ng buko. Guys, nag-bake ako ngayon. Ito ay puro cheese lang. At mas gusto niyo yung cheese. So, may second batch pa ako ulit. And tikman natin. Kakakuha ko lang ito sa oven, guys. Yan. Si Mandira, hindi na niya naantay yung tinapay. Then, nandito nga siya. Sinamahan pa niya ako. Bumili kami ng cheese. At kumain kami ng ice cream. So, ngayon, umuwi na siya. So, kain tayo, guys. Dahil hindi pa ako nakapag-snacks. Para si Yuhan maya. May snack siya. Actually guys, may pangalawang salang ako. Gumawa ako ng plain na tinapay na bun. At nilagyan ko siya ng sesame seeds sa taas ng tinapay. So tingnan natin kung ano itong magiging outcome. Dahil nga sabi natin, gumawa ka naman ng ibang tinapay. So since gusto nga ni Johan ito with cheese, so gawa tayo. I-cool down ko muna ito. Tsaka i-transfer natin sa Tupperware. Mas maganda yung ginawa ko para may choices kami. Dahil lagyan namin bukas ng sun side up na itlog. Diba? I-try ko lang guys. Okay guys, luto na yung ating pangalawang batch. O, ito na yung ating tinapay. O, diba? Tinapay na talaga siya guys. Yay! Ang saya-saya ko nandito na si Johan. Dahil exam nila bukas. So, maaga silang pinauwi para mag-aral. So, ito guys, yung aking pangalawang batch. I-cool down muna natin. And tingnan nyo dahil nilagyan ko siya ng sesame seeds, oh. Diba?
So, ayan guys. I-try natin ito. Yay! Meron pa ako doon natira mga 6 na piraso nito. So, ayan. Yung bun ko lang yung hindi parehong size. Ito may cheese to sa loob eh. Binutas-butasan ko. Ito may cheese. Ito yung maliit. May cheese yung dalawa. Ito may cheese. Ito plain ito. Plain sila. So, ayun guys. Ilagay ko na naman yung third batch. Tapos, okay na siya. How is the bread, anak? Ayan na si Johan, guys. So, tomorrow, what time you will come? Four. Early. Four also? Mm. Tomorrow, science. Mm. So, tomorrow, guys, ang starting ng kanilang final exam ni Johan. So, good luck, anak. Kain siya ng tinapay. Hala, guys, feeling ko baka nasunog o nasobrahan ko siya. Lang, ay, tama lang ah. O, diba guys? Hello! Burger bread na ako. Hindi ko nasobrahan ko ata siya ng toast. Pero hayaan na muna natin kasi nga nawili ako. Nag-i-edit ako sa taas. O, guys, oh. Tama lang ang size na ito, guys. Tamang-tama lang talaga. Hayaan na muna natin at lalambot pa yan mamaya-maya. Ipa-cool down ko muna siya.